Sana nasa sa mabuti kayong kalagayan kahit nakatanggap kayo ng fake news. Ito pong video na to is yung paglilinaw lang po sa pinost ko kanina, sa vlog ko kanina na fake news yung aking mga nabasang, yun nga, balita, yung mga impormasyon na nakuha ko sa Facebook. Meron pong isa doon, yung pinost na balota is totoo pala. Sakto lahat lang mga nakalagay doon sa sample ballot na pinost niya. Mula dun sa pagka-presidente hanggang sa senador, yung 12 senador. Kaya binabawi ko na yung aking aligasyon na fake news yun. Totoo yun, yun yung pinost ko kanina. Klaro siya. Nag-declare na po ng susuporta ng INC. Sinabi nga nila na yung BBM Sara Unity ang kanilang susuportahan. Ayun, congratulations sa mga BBM Sara supporters dyan. At sana magtagumpay yung buong Pilipinas sa ating naging desisyon. At ito nga pala yung video na bago kong napanood mula na naman sa ito, sa mata ng agila. Yung pa rin sa Net25, sinabi nila, formal nila sinabi na ito nga, in-announce din nila ng BBM Sara talaga ang kanilang susuportahan. Okay, ito, panoorin po natin yung bagong video. Sa araw ng Lunes, Mayo 9, 2022, muli na namang maririnig ang boses ng mamamayang Pilipino. Nakabantay at nag-aabang ang maraming Pilipino bilang mata ng halalan. Naabangan na kung sino ang mga susunod na mamumuno sa ating bansa sapagkat sa mahahalal na Pangulo, nakasalalay ang susunod na 6 na taon na pamamalakad ng ating gobyerno. Pagkatapos ng mahabang panahon ng kampanya ng mga politiko sa iba't ibang dako ng ating bansa, walang sino man sa kanila ang kampante hanggat hindi pa nadedeklara ang tunay na nagwagi sa halalan. Naabangan na ng maraming Pilipino kung sino ang opisyal na pagkakaisahang iboto ng Iglesia ni Cristo. Ang kaisahan ng Iglesia ay kinikilala ng mga miyembro nito na isa sa mag-aaral sa Biblia na dapat na sundin. Ang pasya ng pamamahala ng Iglesia ay iginagalang ng mga miyembro nito. Ang mga politiko naman ay kinikilala ang magagawang tulong ng unity ng Iglesia sa kanilang ikapapanalo sa Mayo 9, araw ng Lunes, sa araw ng botohan. Narito po ang mga kandidato na pagkatapos ng masusing pag-aaral at pagsasaliksik, iaanunsyo ng Iglesia ni Cristo ang mga mapapalad ng mga kandidato na kanilang tutulungan. Dito lamang yan sa Mata ng Agila, Net25. Ang pinakamapalad na tutulungan ng Iglesia sa pagkapangulo ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pangalawang pangulo, Sara Duterte Carpio. Sa pagkasenador, Jejomar Jojo Binay, Alan Peter Cayetano, Joseph Victor J.V. Gomez Ejercito, General Guillermo Eliazar, Francis Joseph Cheese Escudero, Jingoy Estrada, Sherwin Win Gatsalian, Lorna Regina Loren Legarda, Robin Padilla, Joel Tess Daman Villanueva, Mark Villar, at Juan Miguel Mig Subir. Para sa Mata ng Agila, matatag, matapag, matapag.